Alisin lahat sa bangketa, alisin nyo na, nilinisin yan. Kapag sinabi nating bawal, walang malakas. Alisin nyo lahat yan. Bakit sila hindi nabibilan? Anong unang reklamo ng customer? Overpricing. Pangalawa, sasabihin nila, kasi kayong mababa. Okay, granting, mababa. Ngayon ng araw na to, nandito na tayo sa mga barangay 151 zone 13 district 2 multi-purpose building. At nakipag-coordinate lang yung mga kapulisan natin dito sa kapwa nila pulis. Dito sa ano, sa may anong police station to? PCP 1 dito sa may tapat na ano, Tapulong Retail Market. So ayun, naka-warning muna. Dahil Ipet mo, sabi ka no, nandito na tayo. Ano na, sabi nga no? So, October 11, araw ng Lunes, dito sa kahabaan ng ano. Lahat na nagtitinda na ano na manok sasabihan na ano eh na kasi nasa ano to nasa market kasi dito. Bawal yung meat kahit kung may permit sir. Ang permit to natin basahin yung local pool naman o yan. Sige tayo. Sige tayo. At least pinipit na lang muna para ano kasi bukas na makukuha.
bibigay po ito po sa inyo. Ito po ang ano naman na matondo po sa market. Para alam nyo rin po, pataso natin yan. Basta ang mga nagtitinda ng hilaw na karne. So within 200 meters sa palengke, bawal. So, isa-isa yung ano, mga nagtitinda ng karne. Marami yung extraction mo. Sa may Santa Maria Street at lahat ng mga nagtitinda ng karne sasabihin niya. Within kasi within 200. Within 200 meter po kasi bawal po ang meat lalabas ng anong palengke. Sa loob lang po lang. So ganito din dito at sasabihan din sila within 200 meters bawal magtinda dito sa may ano. Warning na lang uwi ngayon bukas eh baka makauli na uwi. Within 200 meters bawal uwi tayo sa tanong. Salamat to ha. Kaya warning yan ha. Para bukas eh hindi na kayo magtampo kung nauli. 200 meters bawal. Ito kasi kaya ginagawa to dahil yun nga wala na halos sa bumibili dun sa loob ng ating market at nalulugi na nga yung ano yung market yan.
At pag nalugi yun, syempre, maraming mawawalan din ng trabaho. So yung iba kasi, siyempre, dito na bumibili sa labas. O, nakakapagbigay din sila ng diskwento gawa ng wala silang binabayarang pwesto. Pawn shop, sir. Dito, sa dito. Gilid. Sabi ko to sa mga kasamahan ko na pinita kasi ako, legal ako. Ito, may permit ka. Puntahan na namin, boss. Ha? Sabi ko, huwag kayong makipagtalo sa ano kasi mali talaga. Lalo bangketa kayo. Malaking panalo. Pag sinabing alis, may reklamo ang market master, alis ka. Huwag wala kayong panalo. Kahit sabihin nyo pa nagtitinda kayo na na pandemic, hindi tayo pwede mga ganun. Kasi, batas yan eh. Sundin natin yan. Ako nga, ako kumabayad 40 mil, sir. May BIR ako dyan na binabayaran na official receipt. Pero pag inutos ng master na wala ka sa 200 meters, nagre-reklamo sa loob, alis, alis. Hindi ako matigas ulo. Kaya lang, ako nasasama lang ng loob. Ha? Pag sinabi nating bawal, walang malakas. Alisin nyo yung lahat dyan. Diba? Yun ang pinupunt ko. Eto, yung pwesto ko na yan, 220. Kaya naisuhan ako ng... Kaya nga po sabi, susukali nyo. Naka-google yan po. Ako, mayinta ko na. Ako, sir. Kita ka the best na kung isuhan. Oo, the best talaga. Kasi... Hindi naman ako siguro i-issuehan ng zoning permit at saka kung hindi sinoning niya para issuehan ako ng kababayad ko lang kami sticker ako ng 2021 eh, diba? Ako tinanong ko sa kanila kung yung permit na inassign para sa in-apply yun para sa meet naman meet naman siya naman saka walang problema sir, okay naman tayo doon talagang inanong kaya lang ako naman, ang hinaing ko naman dyan sa mga Tagaloob, siya lang naman ang nagre-reklamo dyan, si Master Lia Mabait ba? Siya gusto niya lahat naghahanap buhay hindi, yung pinaka-master nila dyan ito lang, binigil lang ako siyempre, siya nakaupo, siya namamahala sa loob. Yung mga taong nagre-reklamo sa loob, kailangan gawan niya ng aksyon. Labag man sa kalooban niya, aaksyonan niya. Pero yung isa lang naman ang nagre-reklamo dyan, kasi yung ibang magmamano, sinasabi naman na wala tayong magagawa, talagang kailangan mabuhay ng tao. Kaya lang yung isa dyan, yung nagtitinda ng baboy, na parang isa rin siya sa asosasyon, siya yung talagang very eager. Which is mali na nga yung ginagawa niya, cultural picture. Picture siya ng picture, mali yun. Kaya una-una, hindi ka authorized ma-picture. Kayo, you have all the rights. Kasi officialist kayo ng gobyerno. Diba? Bakit sila hindi nabibilan? Anong unang reklamo ng customer? Overpricing. Pangalawa, sasabihin nila, kasi kayo mababa. Okay, granting, mababa, bangketa, walang binabayaran. Okay. Ako, kumabayad ng 40 min. May BIR ako ng katunayan. Pero pag sinabi sa akin alis-alis, bakit ako kaya kong magbaba ng presyo ng manok? Yung ano na una yan, ma'am. Yung name oh, tama lang. Naman yan. Oh, pero sa City Hall, pwede nyo po yung name niya ganyan. Sa amin ako kasi. Eh, okay. Yun na. Hindi ako, sir. Kaya wala po akong masasabi. Hindi ako lang nasasabi ko lang sa inyo, sir. Ako, marunong ako sumunod sa batas. Pero unfair, na makikita ko tama naman o ang all women's pasok na pasok sa wala pang 200 meters bakit pag may sinabi hindi ginagalawang pag taan ko ngayon pag alis walang problema dyan hindi na pupuntaan ko
Sige po. Fair lang, sir, no? Diba? Opo, tama naman. Okay lang po. Salamat din po sa paliwanag. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Kasi, sir, pag sinabing, bawal. Ay, alis, bawal. Bakit ako makikipaglaban? Ibang kenta yan, bawal naman talaga yan. Yung nag-ari ng gobyerno yan. Dito po ang ano nila, isang bangketa, isang ano, baka yung mint ng 200 liter, bawal. Correct, oo. Kahit po sa pwesto, kahit sa bangketa, bawal. Kahit nga, ako nga gumagastos na, sir, eh. Pagsak sa Sony, kasi wala akong 220, 170 lang eh. Tapos pag napatunayan naman yung mali, nare-revoke naman yung mali. Revoke ang baluyan. Salamat, sir. Thank you po. Eh, kasi kung mali din naman ang permit ko, nakapag-renew pa ako ni 2020. Lalo naman po yan, nare-revoke pag may kamali. Sige, salamat, sir. So, yung bagi kasi wala na. Alis na dyan, tabi na. May medyan sa lakot, malapas sa lakot. Malapas sa lakot. Bostik. Alisin lahat sa bangketa, alisin nyo na, nilinisin niyan. Dito. Ito kuya. Naman napit doon yung araw-araw ka nila dyan. Ano?